Na-expose kaya ang Lakers dito? Tignan nyo kasi, sa kanilang pangalawang harapan, walang Anthony Davis dito kontra sa Spurs ngayong araw at si Jackson Hayes po ang kanilang starting center. Actually, maganda ang pagkaka-rotate ni Hayes dyan kay Sohan. Pero ibang klase naman din kasi ang hatid na rim protection ni Anthony Davis, one of the best yun. At matapang tong si Sohan atakihin ang depensa. Mas maganda syempre ang instincts po sa depensa ni AD kaysa kay Jackson Hayes at binaliwala lang ng Spurs yung presensya niya. As compared mo rito kay AD noong in-season tournament finals na halos same yung nangyari. Medyo mahirap pa nga yung sitwasyon ni AD rito kasi nakaharap siya kay Haliburton. Sabay nakatalikod sa taon niyang si Jackson. Pero napaka-versatile talaga ni Davis at nakarecover siya kagad. Akala ni Jackson okay na. Biglang andyan lang din pala si AD the whole time. Yan din siguro ang main reason kung bakit sa mga nakaraang games ng Lakers ay nababangko tong si Christian Wood. Sa opensa talaga siya malakas at noon nga rin eh hindi siya nakakapag-deliver kasi hindi rin siya napapasahan. Kung sa depensa naman, may limitasyon lang talaga siya. Mangyayari dito kay Wood yung nangyayari kanina kay AD, kinailangan niyang tumapat sa guard upang pigilan tong mag-penetrate. Pero syempre, nalilibre yung tao niya at ayun, andyan din naman si Wood sa paligid pero hindi na rin siya umabot para ma-depensahan to. As opposed kay Davis nga na kayang pagsabayan yung ganyang tumatapat sa guard pero nakaka-recover pa rin sa tao niya kahit na out of position na siya. Hindi ko alam kung ano yung meron kay AD pero magaling talaga siya sa mga ganyang bagay na kadalasan ay hindi po na-appreciate ng mga fans. Kaya minsan hindi rin to umi-score ng malaki ay dahil na-expend niya yung energy niya sa defensive end. Hindi naman excuse yun though, pero nakapapagod nga rin naman yung lahat na lang babantayan mo. Sa tingin ko, ito naman ay kayang maiwasan ng LA. Currently po, itong si Christian Wood ay naglalak ng braso rito kay Collins. I mean, kung ibababa na lang sana ni Wood yung kanyang braso, edi hindi na siya nakalak dyan. Ayan tuloy, nagsilbing screen po itong si Collins at bilang last line of defense ng LA ngayon, hindi niya naprotektahan ang rim. Dito mga idol, kita nyo naman na ganyan din po yung ginagawa ni Eubank sa hinaharangan si AD para makapag-lay up ng maayos nung nagda-drive. Pero like we said, iba talaga si AD, tinanggap niya lang to ng buong lugod. Hindi rin po nagsisinungaling ang statistics mga idol, currently po ay 111.7 ang defensive rating ng Lakers na goods bilang pang 11 sa buong liga. Dito sa defensive rating mga idol, sa mga hindi nakakaalam, pag mas mababa ang numero mo, mas better ka. Pero sa dalawang laro ng Lakers dyan na wala si Anthony Davis, ang defensive rating naman ng LA ay bumubulusok sa 130.75. At kung ikukumpara natin yan sa team na may pinakamahinang depensa sa buong NBA ngayon na Washington Wizards, mas mababa pa sila doon. 121.4 lang po ang Wizards. Kung hindi nyo nagigets mga idol, ang punto nito ay ayon nga po sa mga numero, kapag wala si AD, ang Lakers ay dead last, pinakahuli sa buong liga kung depensa ang pinag-uusapan. Isang patunay din yan kung bakit si AD ang frontrunner ngayon sa Defensive Player of the Year Award. Buhat na buhat niya ang depensa ng LA. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.